Bagong silang nasanggol, natagpo ang patay sa isang ilog sa Mandaue, Cebu. Sa Isabela naman, tinutugis na ho ang houseboy na hinihinalang nasa likod naman ng pananaksak at pagnanakaw sa isang mag-ina. Yan at iba pang balitang probinsyang hatid ni Sherry Ann Torres. Patay na ng matagpuan sa loob mismo ng kanilang bahay sa Barangay Ginatan, Ilagan City sa Isabela ang mag-inang sina Emerald at Kane Bartolome. Tadtad ng saksak ang katawan ng mga biktima. Ang suspect, ang kanilang lalaking kasambahay. Nagtatrabaho raw sa gabi bilang waiter sa isang KTV bar ang suspect na si Melvin Olivia. At pagsapit ng umaga, nagsisilbi naman siya bilang kasambahay ng mga Bartolome. Wala raw ang asawa ng biktima sa bahay nang mangyari ang krimen. Isa sa mga anggulong tinitingnan ang pagnanakaw dahil halos 500,000 piso at ilang alahas ang nawawala sa bahay ng mga biktima. Tinutugis na ng mga pulis ang suspect. Isang bagong silang na babaeng sanggol ang natagpo ang patay sa Barangay Opao, Mandaue City sa Cebu. Ayon sa ilang residente, nakitang palutang-lutang sa ilog ang sanggol. Unang araw inakala itong manika pero napansin din na residente ang pusod nito kaya siya nakumpirmang sanggol. Isa pang residente ang nagsabing may naririnig siyang iyak ng sanggol noong madaling araw. Kaya hinala nila buhay pa ang sanggol nang itapon siya sa ilog. Wala nang nakakita kung sino ang nag-iwan sa kanya. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad. Sa Negros Oriental, isang sunog na bangkay at natagpuan na magsasaka sa liblib na Nyogan sa bayan ng Bakong. Hindi na mamukhaan o matukoy ang pagkakakilala ng bangkay dahil sa tindi ng pagkakasunog nito. Base sa medical legal, nasa state of decomposition na ito. May nakitang fracture o biyak sa bungo nito kaya ayon sa mga otoridad, posibleng hinataw sa ulo ang biktima. Maaring pinatay daw muna ang biktima bago sinunog. Tatlo na ang nagpunta sa police station para kilalanin ang bangkay. Pero ayon sa pulisya, makikilala lang ang bangkay sa pamamagitan ng DNA matching. Sherry Ann Torres, GMA News.